Alam nyo ba na merong isang santo na pinagalitan ni Jesus dahil napaka-skeptic at napakatigas ng ulo nito? Hello mga ka-faith, my name is Brother Adrian Milag and welcome again to my vlog. At kung first time mo dito sa aking YouTube channel, make sure na mag-subscribe ka at click mo yung notification bell button sa baba ng video na to para lagi kang updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. And today mga ka-faith, ay gusto ko i-share sa inyo yung naging story ni Blessed Alan De La Roche. Isa tong Dominican at alam nyo ba na napakaganda yung naging story ni Blessed Alan De La Roche? Kasi ang Dominican kasi ay sila yung naging founder ng Rosary. Kaya lumaki yung debosyon ng Rosario ay dahil sa mga Dominican. Okay, because of Saint Dominic, yung traditionally na sinasabi na nagpakita sa kanya si Mama Mary at sinabi ng Mama Mary that to preach my psalter. Binanggit doon ni Mama Mary paano dasalin tong rosary. Binigay din ni Mama Mary kay St. Dominic yung mga mysteries. Tapos sabi ni Mama Mary kay St. Dominic na hatiin yung 150 Hail Mary na into 10, di ba? Para each para tawagin tong decade, di ba? Ininstruct ni Mama Mary si St. Dominic paano dasalin ang rosary. Okay, pero alam nyo ano nangyari mga ka-faith ay na yes, ang mga Dominican ang nagsimula ng rosaryo. Dumating yung time na parang sila mismo yung bumitaw dito sa paniniwala about rosary. Sila mismo ay naging parang nanlamig in preaching the rosary. Okay, parang sila na mismo yung hindi na nagpa-practice ng devotion na to. So, nangyari nun, so panahon ni Blessed Alan De Roche, so dito nagkaroon siya ng mystical experience na nagpapakita sa kanya si Jesus, si Mama Mary, at si Saint Dominic. O, alam nyo ba, dahil sobrang talino niya, academic, ay ini-ignore niya lang itong mga vision na to. Hindi niya to pinapansin. Kasi nga, academic siya eh. Alam nyo, minsan pag sobrang talino natin, sobrang galing natin, ini-ignore natin yung mga supernatural experience. Kala natin hindi totoo yan, or iniisip nila, baka nagguni-guni lang yan or baka demonic yung mga ganun, di ba? Pero hindi, naging consistent yung pagpapakita sa kanya ni Jesus, ni Mama Mary at ni Saint Dominic. Okay, at magugulat kayo sa naging experience ni Blessed Alan De Roche dahil sa sobrang tigas ang ulo niya, pinagalitan siya ni Jesus. Okay, pakinggan nyo tong naging sharing ko sa Saint Joseph the Worker Parish. And dyan nabanggit ko yung story ni Blessed Alan De Roche. Okay, so make sure mga ka-faith na i-share nyo to sa inyong mga friends and relatives. Okay, so thank you and God bless. Alam nyo ba si Blessed Alan De La Roche na isang Dominican na naka-receive siya ng vision from Jesus and Mary and to Saint Dominic. Alam nyo yung vision na nakikita niya palagi, ini-ignore niya lang. Kasi alam niyo bakit? Kasi sobrang talino niya. Minsan pag sobrang talino mo, academic ka, skeptic ka eh. Diba? Minsan gano'n eh. Ini-ignore niya, naku, baka demonic yan. Hindi totoo yan, ganyan. Hindi totoo yung nakikita ko. Yung analysis, masyado ina-analyze lahat kasi sobrang talino niya. So ini-ignore niya yung mga vision na nakikita niya. Despite nung pagiging skeptic niya, patuloy pa rin na nagpagpapakita sa kanya ni Jesus, ni Mary at ni St. Dominic. Alam mo yun yung sinasabi sa kanya? Tawin sa akin, no? Ano? Sinasabi sa kanya na buhayin ulit niya ang devotion ng Rosario. They are asking him to revive the Dominican Rosary, the father of all Rosary. He was so reluctant. Ayaw niya talaga until dahil ang tigas ng ulo niya, grabe yung sinabi sa kanya ni Jesus. Alam niyo ano sinabi sa kanya? Very powerful to.
Tama sa kanya, no? Ano? Ito yung sabi sa kanya ni Jesus, ha? The world is full of devouring wolves, and you, unfaithful dog, don't know how to bark. Grabe. Parang kay Jesus ang galing yun, unfaithful dog. Hindi ka marunong tumahol. Sinabi ni Jesus, bakit? Dominican siya. Ano ba mga Dominican? Dominican is the dogs of God. Simula no, parang natauhan siya. So doon siya nagsimula na sumulat ulit about Rosary. Binuhay niya yung movement. He renewed the confraternity of Rosary until lumaki. Nang lumaki na naman ang devotion sa Rosario. Mga ka-faith, Brother Adrian Milag here. And today, I want to promote the devotion to Our Lady of the End Times. Kung di ka familiar sa Our Lady of the End Times, this was painted by Brother Edsel Celestial. Brother Edsel C. Celestial was inspired to paint a portrait of Mary that combines the 7 popular titles of Mary, namely the Immaculate Conception, Our Lady of Mount Carmel, Our Lady of the Holy Rosary, Our Lady of Lourdes, Our Lady of Miraculous Medal, the Immaculate Heart of Mary, Mary Help of Christians. Good news sa itong painting na to. The devotion to Our Lady of the End Times, mismo yung painting and the prayer, meron po itong imprimatur by Bishop Geraldo Alminanza. Okay, so if you want to avail this canvas print of the Our Lady of the End Times, ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na to. Okay, so thank you and God bless. So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So this been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.